Panginoon, naririnig niyo po. Kayo po ang maghari sa buhay ng bawat isa. Alam niyo po ang bawat hinain ng kanilang puso. Kayo po ang tumugon, Panginoon, sa kanilang mga panalangin. Dahil kayo ang nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Patuloy kang manguna sa aming lahat, Panginoon, at maghari ka sa amin. Nung first visit namin dito sa Kinau, very challenging. Bakit tayo din na dito sa Kinau? Bakit sa Kinau? Sa dinami-dami na sitios, bakit Kinau? Doon namin na-realize na mas kailangan ng Kinau yung Panginoon. Itong area na to, very raw. Kung mapapansin mo, very raw talaga. Walang school, walang hospital, ni magkagamot, wala. Kasi wala sila, bahay lang. So kung mayroong may sakit dito, kung hindi kayang ibaba, hayaan mo lang nilang mamatay. Doon na-touch yung heart namin na bakit hindi tayo tumutok sa area na to. The first time na nag-worship service, sa Panginoon. Sa totoo lang, yung mga katutubo natin, wala silang literacy, hindi sila marunong magbasa, hindi sila marunong magsulat. So, from kids ministry, ang nangyari, nagkakaroon kami ng session for teaching how to write, how to read, even to count. Kasi even yung mga matatanda po natin, hindi sila marunong magsulat. So ang ginagawa po natin, sinusuportahan po natin ay providing yung mga resources like books, mga papers, and pencil. So sa ngayon, may mga ilan-ilan na marunong magbasa at magsulat. Pero ganun pa man, syempre, kailangan din nila yung formal education talaga. Gusto kong i-share sa kanila yung pag-asa. Parang kasi may mga moment na akala mo, itong lugar na to, hindi na talaga siya ma-reach ng iba. Pero dahil sa pagmamahal ni God, alam mo yun, nakikita ko sila na in the future, yung mga hirap na dinadanas ng mga ninong nila, hindi nila mararanasan. Yung pagmamahal ni God, yung sustain sa akin para bumalik at bumalik dito. Yung simpleng ngiti lang nila, simpleng yakap lang nila. Alam mo yun, yun pa lang parang satisfied ka na worth it lahat ng pagod mo sa pagkakay para dito. Nagbibuild ka ng relationship as a family. Kailangan nila ng ganong pamilya or ganon talaga na community na tumutulong sa kanila para mas makilala nila si Lord. We believe in community transformation. We believe na hindi lang spiritual or hindi lang physical ang kailangan ma-transform, but the whole self it is. Kahit sa family, kahit sa buong community nila. Ang heart ko for this community is for them to have a relationship with God. At yung hindi sila mapipilitan na lang mag-Sunday service, hindi sila kailangang saklitang magbasa ng Bible, bagkus magkakaroon sila ng totoong relasyon sa Diyos. Na yung hindi sa pamamagitan ng sarili nilang kakayanan, mabubuhay sila, kundi dahil sa grasya ng Panginoon. Sila, since yung topic natin is about mensahe ng pangako, mensahe ng himala, mensahe ng kapayapaan, kung ano yung pinangahawakan nilang salita ng Diyos. At sobrang masaya ako kasi ang sagot ni Nanay, yung sinabi ng Panginoon na hindi kita iiwan, hindi pa babayaan. Iba kapag yung puso mo, yung pinapairal mo. So yun, iba kapag
yung puso ni God at saka yung puso mo magkaparehas. Because to love the Lord our God is the heartbeat of our mission. So yung pagmamahal ng Lord na nag-uumapaw, na gusto mong i-share sa ibang tao, yun yung what it keeps you going because of the love of Christ. When you see them smiling and when you see them contented with what they have, na kahit yun lang yung binigay mo sa kanila, they don't complain about it. It's just a great joy na makita silang masaya. Yun lang yun eh, makita silang masaya. Papakita mo sa kanila yung love ni Christ. That's all that matters.